Indonesian umano ang nasa likod ng pambobomba sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral sa Jolo na ikinamatay ng mahigit 20 tao. Kaugnay niyan, makakausap natin si Interior Secretary Eduardo Anyo. Magandang umaga sa inyo, Secretary Anyo. Magandang umaga naman, Howie and Sarah. Magandang umaga sa ating mga televiewers at saka listeners. Alright, Mr. Secretary, paano ho natukoy na Indonesian ang mga nasa likod ng pagsabog sa Jolo Cathedral? Well, unang-una, kailangan antayin muna natin matapos yung forensic at investigation bago talaga natin finally 100% matumbok kung talagang Indonesian ito. But based sa mga sources ko, yung talagang ito ay Indonesian couple ang nagpapatok dito. So, kailangan pa rin natin ng assistance din ng Indonesian government kung sakaling mag-request tayo ng DNA testing. But from all angles, yun talaga ang lumalabas dito. At may mga sources naman tayo sa loob. Kaya siguro bago natin maibigay 100%, tapusin natin yung investigation ginagawa ng Philippine National Police. Okay, so ang number one theory ngayon ay mga suicide bomber ang nagpasabog at mga Indonesian mga ito. Yes, so yan yung number one theory natin. At ito ay sinusuportahan din ng mga ebidensya na nadadala natin. Okay, itong mga Indonesian ay ano sila? Matagal na ba sa Mindanao yan? At paano daw sila nakapasok? Matagal na yan dito kasi yung iba ay nakakapasok through the back door. Dumadaan dito sa southern Philippine Sea. At iba-iba yan. No? Mayroong Yemeni, mayroong Arab, mayroong Malaysian, at mayroong Indonesian. Nung tinapos yung Marawi crisis noong 2017, ay mayroong mga nakalabas din doon na mga foreign terrorists. Hindi naman naubos lahat yung foreign terrorists doon. At yung patuloy nilang paghihintay at may mga paisa-isa nakakapasok dito. Katulad nga nitong Indonesia na ito, matagal na ito sa Jolo, dito sa Jolo, at sumunod na lang yung misis niya dito sa Jolo bago naganap itong suicide bombing. Okay, sir, nabanggit nyo yung the evidence shows nga na suicide bombing nga yung naganap. Pero marami pong nakapansin na walang CCTV video mismo ng aktwal na pagsabog. Wala bang CCTV cameras na nakatutok mismo sa katedral kaya walang recording na mga suicide bombers na to at yung pagsabog mismo, walang recording din? Well, unfortunately, walang CCTV sa loob ng katedral. Ang mga CCTV footage lang na nakuha natin ay 2 CCTV footage na naka-install sa lahat sa labas ng katedral na pag-aari naman ng mga private businessmen. At doon nakita nga yung mga initial initial persons of interest. Ito na nga yung project natin sana. No? Gusto natin magkaroon ng CCTV sa mga lahat ng lugar nationwide kasama yung ating Safe Philippines project. Siguro, yun talaga ang kailangan para sigurado masagtagad natin yung mga crimes at ma-prevent din natin yung pag-occur ng mga ganitong klaseng terrorism or terroristic action. Pero sinasabi nyo, walang CCTV cameras sa loob ng katedral pero meron sa labas. Kaya may recording yes, ng mga... May mga recording kayo na mga suicide bombers na to nung buhay pa sila? Hindi naman nahagip yung mga sinasabi nating suicide bomber kasi ang focus ng mga CCTV na yun ay to protect the interest of the business of the business company. Mm-hmm. Lang siya. Hindi talaga siya directly nakatutok do sa mga pinto na pumapasok yung mga church goers. Kaya yun lang, nasa yung dumadalan sa kalsada, yun lang yung makikita. Isang camera sa isang side at isang camera naman sa kabilang side ng street. Very limited. Mm-mm. Yun na nga po eh, kasi may mga nakakausap kami, mga residente ng Jolo. Ang sinasabi nila, yung recording na ay lumalabas sa TV, yung nasa inyo, ay na
nakakabit daw sa PNB branch dyan sa Hulo na may distansya daw sa katedral. Kaya medyo malayo na po, no? So itong dahil nga may history of bombings na dyan sa katedral at may mga natatanggap din kayo na mga reports ng threats recently from the galing sa mga Katolikong pari mismo sa Hulo, hindi kaya masasabi natin isang malaking security lapse yung pagka walang CCTV camera sa paligid mismo ng katedral, nakatutok mismo sa katedral at wala rin doon sa loob ng katedral. Isang security lapse din po yun. Yeah, tama yan. I agree with that. No? Ang nakaligtaan nila yon, ang naging action kasi ay paglagay ng sundalo doon sa gate ng katedral, paglagay ng mga checkpoints around the katedral. Pero nakaligtaan yun. Dapat ay nailagay din yon yung CCTV sa inside and outside of the cathedral. Mga yan yung mga lapses na dapat nating mag-aaral. Okay, itong mga bomber na tinutukoy ninyo, yung galing Indonesia, konektado ba sa ISIS o sa ibang international terrorist group itong mga sinasabi niyong suicide bomber? Connected sila sa ISIS, yan ang kanilang in-spouse at utos na rin yan nung global network nila na magpadala ng mga foreign terrorists dito sa Pilipinas. Kaya nag-active din tayo dyan. In fact, maraming nahuli dyan, no? Papasok pa lang with the help of Malaysian and Indonesian authorities. Meron tayong tripartite border agreement with Malaysia and Indonesia na nagkakaroon ng joint naval patrol dyan sa South Philippine Sea. At yan ay effective, lalo na nung during and immediately after the Marawi siege. Maraming na aresto dyan. Kaya lang sa laki kasi ng border natin, sa laki ng archipelago natin, ay mahirap bantayan. Kaya kailangan talaga sana dito yung tulong din ng mga mamamayan natin. Okay, maraming salamat po sa inyong frankness at saka sa inyong panahon. Interior Secretary Eduardo Anyo. Maraming salamat din at salamat din sa inyong mga tulong. Thank you.